Good morning mga brad, morning mga pre. Alas 8:50 ng umaga, araw ng Lunes. At walang pasok ngayon dahil holiday, National Heroes Day. Since walang pasok ngayon at hindi crowded ang Iloilo City, isipan kong mag city motovlog. Siya nga pala, bago ko makalimutan ang lahat, welcome sa mga subscribers, mga hindi pa nagsasubscribe ng aking YouTube channel. Baka mapanood nyo isa sa mga video ko at nagustuhan nyo yung mga trip ko sa buhay, you are welcome to subscribe to my YouTube channel. Ngayong umaga, samahan nyo ako na mag-tour sa Iloilo City. Let's grab the opportunity na walang pasok ngayon, hindi traffic. So maluwag ang daan at pag city tour tayo using our NMAX ni Black Ademax. Ngayon pala brown out sa amin at lasing ko pa daw ng hapon na mabalik yung ilaw. Hindi tayo makapag-edit ng mga videos natin. Marami pa tayong i-edit ng mga vlogs. Hindi rin ako nakapag-breakfast kasi medyo late na tayo nagising. Naisipan ko na kumain na lang sa karinderya. Let's do practical. Ganitong wala na tayong trabaho, tipid-tipid muna. So, dahil muna tayo sa karinderya dito. Hanap tayo ng park. Okay, kakain muna ako dito guys. Mamaya na lang ulit. Welcome back mga brad. Kakatapos na natin kumain sa karinderya. Basic Filipino breakfast lang ang inano natin. Ang kinain natin, stomach defense lang. So, papunta na tayo ngayon ng city of Iloilo. Disclaimer lang mga brad at mga pre, hindi ho ako expert sa pag-tour, tour guide, I mean. At hindi ako updated sa mga, hindi rin ako updated sa mga bagong mga tourist spot dito sa Iloilo City because matagal-tagal din tayong nawala rito. At the fact na hindi rin tayo taga city, taga outside Iloilo City tayo, we are from the province of Iloilo. So, tingin ko now it's the time to make gala in our lovable city of love, the city of Iloilo. Kung ano yung makita nyo at ano yung masabi ko dyan, may dadagdag pa kayo, you can comment down below sa video na to. Mas maganda nga yan. At the same time ba, pati ako is na-educate din kasi alam ko mas sa maraming nga mas expert, mas may more knowledge kesa akin, especially yung mga taga city mismo. So gagawin ko lang yung as usual na ginagawa ko sa pagmo-motovlog. Pasensya nyo na lang yung kunting ihahain ko ngayong vlog ko na to. So anyway, let's proceed. Wala nang patumpik-tumpik pa. Tirahin na natin to. Siya nga pala, ang Iloilo City is composed of, ayon sa nabasa ko no, 7 district. Kasi dating alam ko, 6 lang eh. At yung mga district na yon ay ang Iloilo City proper. Yun yung tinatawag ding downtown Iloilo. At ngayon parang tinatawag na din nilang the old Iloilo City. Kasi meron ng new Iloilo City. Dahil sa paglipas ng panahon, maraming mga pagbabago ang naganap sa Iloilo City. Kahit ako na taga rito, naliligaw din. Dahil maraming pagbabago, maraming mga infrastructure, modern buildings, condos, hotels, park, at marami pa. Marami pang iba. Pero yung kagandahan lang dito, yung old na mga buildings, infrastructure ay pinipreserve. At actually ginagawa pang tourist spot dahil yung mga building na to is sobrang tagal na rin. Kaya nga sinasabi nila yung Iloilo City daw is the city that the old meet the modern. Ito yung city na combination ng makabago at makaluma. By the way,
Yung mga district pala na bumubuo ng Iloilo City ay yun nga, number one is Iloilo City proper, tapos Haro, next is Mandurriao, then Molo, of course La Paz, Villa Arevalo. Ilan na yan? Anim? Ang dinagdag yata nilang district is yung district ng Lapus. Yun ay sangayon sa nabasa ko kanina sa Google. Kasi ang alam ko, yung Lapus is part ng La Paz. Yun ang pagkakaalam ko dati. Pero ngayon, ginawa na nilang separate district. Sineperate na nila sa La Paz. So mag-i-start ako ng city tour ko doon sa tinatawag nilang heart of the city, yung kilometer zero. Siguro karamihan sa inyo alam na yung kung ano yung kilometer zero. Ang kilometer zero is kung saan nag-i-start, mag-measure ng distance. Kilometer zero of Iloilo is makikita doon sa tapat ng dating Iloilo Provincial Capital na tinatawag nila dating Casa Real. Doon mismo sa may fountain, Arroyo Fountain ang tawag doon, which is named after sa lolo ni former gentleman Arroyo. Yung lolo niya is dating senador. Nakalimutan ko yung full name. Mamaya makikita niyo. Mag-i-start tayo sa Iloilo City proper. Kaya kita-kita na lang tayo doon sa kilometer zero. Alright. Hello mga brad. Nandito na tayo ngayon sa tinatawag natin na kilometer zero. At yan, sa harap po, yan yung old provincial capital ng Iloilo, yung Casa Real. Yung bagong Iloilo provincial capital is nandun lang din sa likod. Yan yung building ni mataas. Tapos sa likod yata nandun yung Iloilo provincial jail. Tapos yung museum nandun din. Pero mga brad, mga pre, hindi po pala tayo makaano. Talagang dadaan lang tayo. Undago lang tayo. Ituturo ko lang sa inyo yung mga tourist spot na alam kong maganda puntahan dito if gusto nyo mamasyal sa Iloilo City. So, ito yung Arroyo Fountain. Yan, sa gitna. Yung way na yon papuntang Lapus. Tapos, dito sa kabila, papuntang Iloilo Downtown. Yun yung city proper. Tapos, doon, papuntang La Paz, papuntang Haro, papuntang Mandurriao. Ikutin muna natin ngayon yung Iloilo City proper. Kaya, tara na. Samahan nyo ako mag-motor-motor sa palibot ng Iloilo City. So, yung dinadaanan natin ngayon mga brad, mga pre, is North Street going to downtown Iloilo. First time ko rin mag-motor dito sa Iloilo City. See, yan yung mga building na yan, yung Grand Sing Imperial Hotel, bago yata yan. Yan, pwede kayong mag-check-in dyan. Yan, sa kanan, ito yung Amigo Plaza. Yan yung dati, mga unang hotel, unang mga shopping store. Kahit pala holidays, traffic pa din. Kung napapansin nyo yung mga building dito sa mga lumang-luma na, ayan sa harap ko, nakikita nyo yung, ito yung makasaysayang Calle Real. Pinaka-lumang street dito sa Iloilo City. Ito yung Plaza Litagay Rotonda. Yung Jollibee, nagtrabaho ako dati dyan. So, ito na yung Calle Real. Dito yung sikat na Roberto's. Saan ba yun? Roberto's Siupaw. Yung mga malaking siupaw. Masarap na siupaw. See? Tingnan nyo. Tingnan nyo guys yung mga building. Ito yung Roberto's. Yun. Makabili nga ng siupaw. Kaya lang wala tayong maparking. Mamaya na lang siguro. Ito yung Freedom Grandstand kung saan ginaganap dati yung Ginagyang. Pero ngayon meron na silang bagong stage dun sa likod. Ito, hindi ko alam tong building na yun, lumang building na yun. At ito naman yung Plaza Libertad. Yung katapat niyan yung simbahan na kung saan nagmimisa pag Ginagyang. Nakalimutan ko pangalan. So, diretso lang tayo guys. Yan, balik ko. Mamaya, data. Pupunta tayo sa Port San Pedro. Yan guys, na kung nakikita niyo yung mga brad, mga pre, kung nakikita niyo yung bundok na yan, yan na yung Guimaras. Malapit lang sa amin yan. 15 minutes sa boat ride. Itong Iloilo Strait na to, dito rin nangyari yung
magandang pangyayari ng mga nakaraang araw. Ito yung Fort San Pedro. Yan, paghapon maraming tao rito, tambayan. Matagal na rin tong Fort San Pedro na to. Ewan ko kung nag-ooperate pa yan. Dati kasi kung may mga restaurant yan dyan sa loob. Tapos doon natambay yung mga tao. Yung mga lovers, nag-date. Yan o, Gimaras o. Lapit lang o. Pag nakuha natin yung restaurant natin, tatawid tayo dyan. Maganda yan dyan, boys. Okay, proceed tayo. So, sa kanan ko, ito yung Iloilo Port, yung pier ng Iloilo. Dito bumibiyahe yung mga malalaking barko if pupunta ka ng Mindanao, pupunta ka ng Maynila. So, dito ka pupunta, dyan ka sasakay, Iloilo Port. Yan. Kung gusto mong pumunta ng Gimaras, dito rin ang sakaya. Yan yung mga bangka. Buti naman at nakabalik na silang ano. Yung area na to is tinatawag nilang Moliluni. Bawal ba rito? Pumasok eh. Para mga cargo ship yata nandito. Dati, parang yung bumibiyahing papalawa ng mga barko, maliit na barko, dito yung kanilang sakayan, Coast Guard. Dito naman yung mga fast cut, yung bumibiyahe papuntang Bacolod, dito yata ang pier. So, traffic. Dito yata yung mga cargo yan, yung mga prutas. Oh. Ang dami oh. Alright. Yung motovlog na ito yung tinatag na bahala na motovlog. Whatever motovlog. Ito yung genre ng vlog na ito. Mga Brad, mga pre, ito yung bagong stage na ginawa nila. Ito yung pinaka main stage pag dinagyang. Yan yung tulay na yan guys, papuntang ano yan mga Brad, papuntang Lapus. Mga Brad at mga pre, umiko tayo, bumalik. So dito tayo ngayon sa Plaza Libertad at ito yung San Jose Parish Church. At ito naman ang Iloilo City Hall na bago. Bago na yan kasi yung lumang City Hall nila nandun sa likod. Doon sa may taas ng Iloilo City Hall, merong museum yan dyan, parang art gallery na pinuturing na rin isang lugar na pwede mong bisitahin if makapunta kayo ng Iloilo City. Rizal Street, Isano Capital, isa sa pinakaunang mall dito sa Iloilo City. Ito naman yung Iloilo Central Market at yung sa kaliwa po yung building na yan, ito yung University of Iloilo. Kung gusto mo magpulis, dyan ka mag-aral. Bumbu Radio Iloilo, ito yung building nila, yung sikat na radio station dito sa Iloilo. Hindi lang sila, sa buong Pilipinas. Oh, ang gandang bahay niya, no? Marami palang ano rito guys, maraming mga Chinese. Maraming Chinese dito kasi parang karamihan na mga business ano rito, puro Chinese ang nagmamayari. Diyan naman yung Iloilo Supermarket or mas kilalang ano, Super, tinatawag nila Super. Isa sa pinakamalaking palengke rito sa Iloilo. Robinson's Place, Iloilo. Ito yung unang Robinson dito sa Iloilo at sa ilalim nito, sa kabilang building yata, sa may car park, dyan yung unang-unang manginasal as far as I know, dito nag-start. Pero ngayon, marami ng manginasal. Yan yung University of San Agustin, isa sa pinakamalaking universidad dito sa Iloilo. Ito naman yung University of the Philippines. So, palabas na tayo ng Iloilo City proper. So, next district is Molo District. Ito yung Molo Plaza. Ikot muna tayo sa kanilang plaza. At titigil tayo rito sa Molo Mansion. Ayan yung Molo Mansion. Parang museum siya. Tapos may mga sa loob, may mga panindang mga souvenirs. At mga pagkaing lutong Ilonggo. Dito naman sa kaliwa ko yung Molo Plaza. Ikot tayo para makita yung simbahan. Albertos yan. Isa sa lately nakatikim ako ng Albertos na yan. Albertos Pizza. Masarap siya, masarap. Ito naman yung sikat na Ramboy's Restaurant. At ito yung Molo Church. Yun, sarado yata. Yung Molo Church na to is tinatawag nilang feminist church kasi yung mga rebulto ng mga saints sa loob, puro babae.
na district na pupuntahan natin is Villarevalo. So, papasok na tayo ng Villarevalo district. Ang Villarevalo district is sikat sa mga bulaklak, mga bouquet, flower arrangement. Dito maraming paninda rito. Kung mapapansin nyo, ang daming mga garden. Ayan, aside dyan, aside sa bulaklak, sikat din sila sa mga fireworks. Pag malapit na ang Christmas at New Year, yung mga tao dito na pupuntakan para bumili ng mga paputok at fireworks. At sa Lechon din, aside sa mga nabanggit ko, dahil ang Villarevalo, yung other side nila is tabing dagat. So maraming mga seafood restaurant along the dagat. Ito yung kanilang plaza. At siya nga pala guys, yung sikat na kainan, yung Tatoy's Manukan. Dito din yan sa Villarevalo. Merong school dito, yun nga yung John B. Lacson. Ito yung John B. Lacson. Yung school na mga gustong magsiman. Puro mga resto bar yan dyan. Yung gilid. Punta Villa. Sikat yan dati na resort. Yan, puro talabahan, boarding house, restaurant, resto bar, manukan, at ito yung Tatoy's. Yan, gusto niyo kumain. Sabi nga nila, hindi magiging kumpleto yung pasya mo na ilo pag hindi ka kumain sa Tatoy's, manukan, and seafoods. Earnings Manukan, maganda rin yan dito sa Earnings Manukan. Oh, Breakthrough Restaurant guys, isa din yan sa masarap na kainan. Sikat din yan dito sa Iloilo. Pumunta muna tayo rito sa tapat ng Lisano Mall. Nalobat yung GoPro natin. So, pinalitan muna natin at i-charge yung isa. Yung Gaisano Mall na yan, mga brad at mga pre, is yan yung pinakaunang malaking mall dito sa Iloilo. Dito na tayo ngayon sa Lapas District. Parang sarap kumain sa detox. Mag-uutom. Maga pa naman yata, 11:24, mayroon na tayo kumain. Pag sinabing Lapas District, ano na agad ang nasa isip mo? Of course, kung di ang kanilang Lapas Bok Choy. Ito yung Lapas sa public market kung saan yung mga original na mga Bok Choy, dyan nag-umpisa. Yung Nitong's, yung Ted's, saka yung Dico's. At nandyan din sa loob ng market na yan yung Madge Cafe, yung sikat na kafihan dito. So ito yung Lapas Plaza. Mga brad at pre, hindi na siguro tayo makakapunta sa Lapos kasi hindi ko kabisado yung pupunta doon. So dito na lang muna tayo sa anim na major district ng Iloilo City. Anyway, dito tayo ngayon sa may Lapas Plaza. Ito yung Lapas Church Nuestra Señora de La Paz y Buen Viaje. So, kuhan na natin ang picture yung La Paz Church. Balik tayo dun sa may La Paz Public Market. Tapos, on the way to Haro. So, mga brad at mga pre, kung gusto nyo magpunta sa Madge Cafe para magkape-kape at kumain ng mga original Bok Choy, ay punta lang dito sa La Paz Market. Malapit lang to sa doon kayo sa kilometer zero sa Iloilo Provincial Capital. Tawid lang kayo ng tulay sa may Gaisano City at malapit na dyan. Pag nasa Gaisano City ka, makikita mo na yung Lapas sa public market. Papunta na tayo ngayon ng Haro Plaza. Ito naman sa kaliwa ko is yung WVSU, Western Visayas State University. Ito din sa mga kilalang state university dito sa Iloilo. Nasa kanan ko naman is yung Iloilo National High School. Ito yung isa sa mga mansion dito sa Iloilo. So, Haro District na ito. Ito yung bagong Robinson's Place, Haro. Ito yung Haro Plaza guys. Mga brad, mga pre, yan kung nakikita nyo yung Biscotto House. Pag gusto nyo bumili ng mga pasalubong, Biscotto House, yan. Ito yung Haro Cathedral mga guys.
Kagagaling na natin ng Haro Plaza at Haro Cathedral. Next stop natin is tinatawag nilang New Iloilo City, yung Mandurriao District. Dito ako nabili ng bibingka sa likod ng Haro Cathedral. Harap ang bibingka rito. Sa kaliwa ko, Haro Public Market, Desamparados. Ito yung diversion road kung saan makikita ang SM City. Dati lang tong talahiban, pero nung after nung tinayo yung SM City, nagsilabasan na lahat ng mga establishment, yung mga bagong establishment, SM City, Iloilo. Ito yung kasunod niyan is Plazuela. Gusto mo ng night out dito sa Plazuela, marami dyan, kainan. Dati Plazuela 1, ngayon meron ng Plazuela 2. Pag gusto mo ng night out, ito yung mga lugar na puntahan mo. Ito yung modern Iloilo. Bagong Laysano Capital ICC Mall. Yung mga dito banda sa may side na to, sa likod ng SM, basta yung side na yan, mga bago lahat yan. Yung nightlife ng Iloilo City is dito, lahat nakikita. Pupunta tayo sa Smallville. Ito yung lugar ng mga night out, resto bars. Siya nga pala, ito na yung Mandurriao District. So papasok tayo sa Smallville. Ayan, gusto mong mag-hangout pagabi, dito ka lang pumunta. Comedy bars, bar, disco bar, karaoke bar. Meron din mga hotel dito, clubs, marami. Pag araw parang wala lang, sarado pa. Pero pagabi, ito yung sikat dito, MO2. Ikot tayo dun sa dulo tapos balik tayo. Iloilo Boardwalk, yung sa likod pala niyan, yung tinatawag nilang Iloilo Esplanade. Hindi tayo yata makapasok dun. Pasok ko tayo dun, Esplanade. Yan yung along the river, yung Esplanade. Kung gusto niyo mag party, magbakasyon dito at the same time party, pwede kayong dito rin mag book ng mga hotels dyan sa hotel nyo sa Smallville. So next stop natin is Atria District. Yan, dito. Pag gusto mo ng hangout na medyo tahimik, dito kapunta sa Atria District. Actually lusot lang naman ito mga brad eh. Pupunta tayo ngayon sa Mega World District. Itong Mega World na to, ang inoccupy na to, ito yung dating Iloilo Airport. Dinevelop nila at ginawa nilang ayan no, yun yung watchtower ng airport dati. Buti na preserve pa nila. Marami pang itatayo dito na mga building in the future. Iloilo Convention Center, Richmond Hotel, Mega World Boulevard pala pangalan nito. Festive Mall. Ito naman yung Emperador Building. Kasa din Emperador. Dito yung Festive Walk. Maganda din mag-hangout dyan. Oh, ito yung Central Park. Andito pa rin tayo ngayon sa Mandurriao District area. Ito na yung last district na pupuntahan natin kasi masyado na mainit, alauna na ng hapon. So mga brad, mga pre, tatapusin na natin tong city vlog natin. Yung Lapus lang ang hindi natin napuntahan kasi hindi tayo familiar doon. Almost na kompleto na rin natin yung 6 major district ng Iloilo City. So sana may natutunan kayong mga information, makakuha kayo ng mga idea ng mga lugar na pupuntahan nyo rito sa Iloilo City if plano nyong mag tour dito sa Iloilo City. At alam ko na meron pang mga ibang lugar na hindi natin napuntahan. Kayo rin na may mga alam, paki-comment nyo na lang dito sa ilalim ng vlog ko. Kung ano lang yung nakita ko sa pagmumotor ko, yun lang yung mga nabanggit ko. So kung may mga nakaligtaan man ako, kayo nang bahalang umintindi at comment nyo na lang din. So anyway, maraming salamat sa panonood at hope nag-enjoy kayo hanggang sa susunod na vlog. Ito nga pala si Black Ademo from Planet Palingin na nagsasabi, do the shit you love. Maraming salamat guys, maraming salamat mga pre, mga bro, mga brad, mga sis. Thank you sa panonood, till next vid. Kailanin na yun? Okay.